Hello everybody, this is my last day here in Hong Kong kasi bukas pupunta na ako ng Macau and I am currently here in Tung Chung train station. Hindi ko pa alam guys kung paano pumunta ng Tung Chung station ng cable car, so I'll just figure it out later, but papunta dito, madali lang guys. So kung galing kayo doon sa city proper mismo, sakay lang kayo ng red line. Along red line, bababa kayo ng Liking. And from Liking, lipat kayo sa orange line, which is yung Tung Chung line. And baba kayo sa pinaka dulo ng linya. So that's how you go here from the city center, from here in Tung Chung. Kasi from Tung Chung, dito na yung cable car station. So magtatanong siguro tayo guys, kasi hindi ko talaga alam kung paano papunta doon. Ito lang pala guys, kapag nandito na kayo sa part na ito ng Tung Chung, may makita kayong signage na NP360. It's Ngung Ping 360. So let's go na there guys, kasi nandun yung cable car station. And we're here na guys, we are now going to cable car station. So ito yung view dito guys, ang ganda. And from there, ang daming bus. And there, diba? So yeah. At nagtanong na ako guys, yung lalaki na napagtanungan ko, hindi siya sure kung magagamit po ba yung round trip na isa ngayon tapos isa bukas. So yun yung itatanong ko. And yung operating hours nila is I think 9 a.m. to 6. So wala silang panggabi. And karamihan sa mga tao dito is paalis na, pabalik na dito. Na yung ganap dito guys, konti lang talaga yung tao. So good thing though na konti lang. So since, and finally guys, I am now here. Diba, bongga. So this is really very amazing experience again. Nakasakay na tayo ng cable car guys, but tingnan naman natin kung anong unique sa Ngung Ping, since this is a very highly recommended trip. Wait lang, bumilis na siya guys. Wow, so this is the view from inside, and take note, I am the only one kasi hapon na guys. So kung gusto nyong masolo ang cable car, pumunta kayo dito ng hapon. Unfortunately guys, round trip yung binook ko na cable car. Akala ko yung isang pabalik dito magagamit mo siya pagkabukas, hindi daw. So dapat within that day lang daw yung paggamit mo. So ito, ginamit ko na siya. Ang mayayari, magbabas ako from there going back here sa Tung Chung, tapos from Tung Chung pupunta na tayo ng airport para makapunta na tayo ng Macau. So sad. So yun yung reality guys. Ah, so may iba pa pala ng station. Piling ko lang it's another station. Tingnan natin. Actually go there guys by bus, pero mas convenient ang cable car kasi ano lang siya, saglit lang siya. So karamihan sa mga tao is pauwi na ako, papunta pa. So sad. So this is another station, but I think walang masyadong sumasakay dito. Ano lang siguro to siya for maintenance something. Pero wala masyadong sumasakay kasi wala makikita na ano. Yeah, this is just for me. Ano lang sa daanan lang. Ah! Bumibilis na naman! Tingnan niyo yung view. So parang mga oil depot yan guys. Ang bongga talaga ng ano. Cathay Pacific Cargo Terminal. So baka airport na to. And ito yung makikita niyo dito guys. So wala nang laman ang mga cable car na papunta doon.
kakalungkot. So yung ginagamit na cable car sa Ocean Park is mono cable, ito dual. Oh, may dalawang cable. Okay, look at all those buildings. Feeling ko mga condominiums yan, guys. Look at it. So, marami sa mga taga Hong Kong is nakatira dyan. Yeah. I wonder magkano yung bayad nila per month. So, that is na the airport. So, yung Tung Chung na, ano dito is napaka napakalapit lang. Okay. So, look at that, guys. Yung mga parking na ng ano, mga eroplano. So, ito yung ganap dito. So, yeah. Look at all these mountains. We're getting higher and higher now. Oh my gosh. So yun yung sumunod na mga cable car sa akin, guys. Wala nang laman. Pero yung pabalik, punong-puno ng tao. Look. So I think the maximum capacity is 10. Diyan tayo galing, guys, and tingnan nyo yung view ito from up here. So grabe yung paggawa nito. Okay, paano kaya nila to ginawa? Look at that, grabe. By the way, guys, if nakikita nyo yan, those are actually trails. So kung hilig nyong maglakad, mag-hiking, pwede kayo dyan actually. I-follow niya lang yan. Diba? So, masipag talaga silang maglakad sa mga bundok-bundok. So, ginawa talaga yan. And hindi lang yan, like, I think it's all over Hong Kong na may mga ganun. So, look at all those mountains, guys. It's very well preserved. Wala kang makikita na bahay na kahit saan. Doon, may na-develop na ng mga part, pero hindi everywhere. So, most likely, stricter yung regulations nila sa paggamit ng kanilang lupa. Especially that Hong Kong has a limited space. Look at that, oh. So, pwede kayong mag-walking-walking dyan. Look at it. There. And nafe-feel ko na, guys, na nasa mataas na tayo na part kasi nafe-feel ko na yung pressure sa tenga ko. Like, yung parang feeling na sumasakay ka ng eroplano. So, let's continue our tour. Nakarating na naman tayo sa isa pang poste. And ito yung view, guys. Makakita mo na talaga yung airport nila. Unfortunately, hindi tayo makakatry na maglipad from Hong Kong kasi yung round trip natin is via Macau. So, tuloy lang natin itong ating pag-explore dito. So, ito yung ganap. Take note, baka it would take you hours kapag itry nyo maglakad. And check that out, guys. Ang ganda ng sunset. So, hindi pa sunset but it's going there na. And look at all the colors of the clouds. Isn't it lovely? And makikita nyo na rin yung
pagoda. Diyan. So, i-zoom pa natin. Ito yung pagoda, guys. Wow. Amazing. Pabalik kasi punuan talaga yung punuan talaga yung cabin na ang capacity is maximum capacity is 10. Talaga ang pila pabalik. Ito na yung exit ng guys, cable car. So dyan na kayo bababa at ito yung makikita nyo, di ba? So since Pasko ngayon, may decoration sila na Christmas and ang daming naghihintay pabalik. Parang ako lang yata ang ako lang yung papunta dito, guys. Kasi magsistay ako dito ng isang gabi. Kaya, yan. So, preview your car, cable car photo. But you won't do that kasi ang mahal na pagpapapit. Nabudol na naman tayo, guys. Nabudol na naman tayo kasi nagpa-picture tayo dun sa start at kinuha natin. Pero maganda siya. Ito yung lalagyan niya, guys. Diba ang bongga? And ito yung picture mismo. Happy holidays, season's greetings, diba? So baligtad lang yung ticket ko, guys. Dapat hindi sana ganun yung and look at this, umiilaw siya. Syempre meron tayong soft copy, so accordingly within 2 weeks kailangan mong i-recover ang photo na ito. Kung hindi, mawawala siya. And marami ka rin pwedeng bilhin dito, guys. At pati soft drinks. And yun yung counter ng digital photo. And of course, mga apparels. And of course, souvenir shop. Ito yung ganap dito sa labas, guys. And look at that. Ang daming tao na gustong bumalik. Ang taas ng pila. So, pwede ka ditong mag-picture taking. Maganda siya. So, babalik tayo dito. Hindi na pala kasi hindi tayo sasakay. Magbabas tayo bukas. So, dapat mag-picture na tayo dito. Look at that, guys. Ang daming tao.